Susuklaman kita, Yehuda. Sampu ng iyong lahi. Kaya buburahin ko kayo sa mundong ito. Nasusuklam ka sa amin. Kahit wala kaming ginagawa sa inyo. Dahil ipinanganak ka sa ilalim ng ideolohiyang utyok ng Diablo sa iyong mga ninolo. Anong nangyari? Papaanong nangyari na ang napakakunti na hukbo na bilang nating kalaban ay nanalo laban sa ating laksalaksang bilang ng hukbo? Magpaliwanag kayo! Pero no, ay traitor sa gilusang kaman na nagbibigay ng impormasyon sa pamunuang liar sa Defense Forces. Sino ang traitor? Sino? Ismael, ikaw? Oo. At mula ngayon, kaisa na ninyo ako. Handa akong ibigay ang aking katalinuhan at lakas. Maging ang aking buhay ay iaalay ko para sa panig mo at sa bayang Liarse. Hayon sino! Pasabuging si Yehuda at si Ismael, ang taksil kong anak! Sa isang dako ng mundo ay mayroong isang bayan na maunlad at tahimik na nabubuhay. Subalit sa kasamang palad, ito'y napapaligiran ng iba't ibang bayan na pare-parehong nasusuklam sa bayang Liarse. Bunga ng pagkasuklam na ito ay napagkaisaan ng mga bayan yon ang patuloy na pag-asik ng kasamaan at pagpapalaganap ng kakatakutan para mapilitang palayain ang bayang Liarse sa lupain ni Yehuda. Sa panahong ito'y naipanganak sina Ismael at Yehuda na patuloy na ipinakita sa mundo na ang Liarse ay bayang pinili ni Yehuda. Yehuda! Ismael! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Yehuda! Ismael! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagata. Yehuda! Ismael! Ina, kilala niyo ba ang taong pinapasok ninyo? Tinatanong ko kayo. Kilala niyo ba ang taong pinapasok ninyo dito sa bahay? At bakit may sugat siya? May sugat nga siya, anak. Kaya ko siya dinala dito sa bahay. Okay lang na papasukin ninyo kung kilal ninyo, inay. Sino ho bang pinapasok ninyo dito sa bahay? Nagdaring ang cellphone ko. Si Sipura pala. Sipura. Ikaw pala. Bakit? Si Ismael Imran. Salamat naman. Kahit paano, nakalayo na ako sa bahay ng Tita Miriam. Pero nasa lupain pa rin nila ako. Mayroon at mayroon akong kakasalubong ng mga tao. Pero hindi bali, nahubad ko na yung kasuotan ko. Nagpapakilalang taga-utpihi. Kaya lang lumalamig na, kailangan mo'y maisuot ako sa bandaron.
Baka sakaling may makita ko kahit na anong kasuotan. Basta ang importante ay hindi ako masyadong lamigin. Kumpirmado na si Ismael Imran ang ginamot ng doktor sa klinika ng mga sundalo. Ano? Si Ismael yan? Oo. Ayon sa ating intelligence, ay nagpanggap itong tendero ng mga mangga. Paano mo na siguradong si Ismael yan? Sa kanyang nunal na nasa pagitan ng kanyang mga mata. Oo nga. May nunal nga siya sa pagitan ng kanyang mga mata. Kung gusto mo, puntahan mo si General ngayon at siya mismo ang magsabi sa'yo. Ha? O kaya si Tita Ina, dahil naroon siya at siya ang nagdala ng lalaking yun sa klinika ng mga sundalo. Ano? Si Ina ang nagdala ng terorista sa loob ng klinika ng mga sundalo? Oo. Kahit tanungin mo pa siya. Ah, sige. Dahil aasikasuhin ko pa itong dalawa kung pinsan na nandito sa bahay ngayon. Pero, huwag kang mag-alala. Babalik ako dyan sa bahay nyo mamaya para tayo mag-uusap na mabuti tungkol kay Ismael. Sa narinig kong sinabi ng mga nag-uumpukang tao sa mitindahan ay may isa raw teroristang nagamot ng kanilang doktor na naligaw sa klinika ng mga sundalo ng DRC. Siguradong si Ismael na ang tinatawag nila. Yan ang matagpuan ko si Ismael sa lalong madaling panahon bago nila makilalang kasapi ng organisasyong Haman, si Ismael. Ina, sagutin ninyo ako. Sino yung pinapasok ninyong tao dito sa bahay? Kwan, anak. May kinumpirma sa akin si Sipura na terorista daw ang isa sa mga nagamot sa klinika na nakatakas. At yaman din lamang na meron kayong pinapasok na sugutan sa bahay na ito. Sabihin niyo sa akin, kilala niyo ba ang taong pinapasok ninyo dito sa bahay? Ha? Magtapat kayo na. Dahil sigurid natin ang nakasalalay nito. Kilala niyo ba ang dinala ninyo sa klinika ng mga sundalo? Oo. Kilala ko. Sino siya? Ano ang kanyang pangalan nila? Joseph ang kanyang pangalan. Joseph? Oo, anak. At paano niyo nakilala ang Joseph na yon? Nakilala ko siya sa palengke at nagtitinda ng mga mangga. Ano? Tindiro siya ng mangga? Oo, anak. Hindi Joseph ang pangalan ng lalaking tinulungan ninyo, ina. Ano? Kilala niyo pala si Ismael? Oo. Ang naging kaklase mo't kaibigan sa kolehiyo. Tama. Magkaklase kami ni Ismael na. Maraming taon din kaming araw-araw nagkikita at nagkagasama sa school noon. Oo, tama ka, Yahuda. Siya yun. Anong siya yun? Anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi niyo ni Joseph at si Ismael ay iisa. Ha?
ano? Oo, si Ismael ang naging kaklase ko. Ang husog na sinasabi niya. Nagmulat kayo lamang siya para malaya siyang makagala sa ating lipon, lupain. At malamang, bahagi ng kanyang pagbabalat kayo ang pagmamatyag niya sa ating lupain. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa naging resulta ng labanan. Hindi ko pa rin maubos maisip kung paano nanalo ang nag-iisa at napakalit na bayan ay nanalo sa aming limang bayan na nagkakaisa at malalakas na pwersa. Nanalo ang Liarse dahil napag-isipan nilang mabuti ang kanilang hakbang. Pinalabas na nagbakasyon ang kanilang sundalo para ipakita sa inyo na hindi sila handa. At nang sa ganon, ay hindi rin kayo maghanda. Subalit lihim na pala silang naghahanda. Oh, nasurpresa nga kami. Bagay na naging dahilan ng hindi namin pagkabangon. Pero ang nakapagtataka ay kung ano ang ginawa ng apat pang sandatahang lakas ng apat na bayan. Nagkaroon ng kalituhan ng mga sundalo. Anong ibig mong sabihin? Iba ang sinabi ng pamunuan ng Nadros. Iba ang sinunod ng mga sundalo. Eh, ano naman ang ginawa ng tatlo pang sandatahang lakas tulad ng Iris, Idwas at Angkari? Dahil nga nagkaroon ng kalituhan, kaya't naging sila ay hindi rin alam kung ano ang gagawin. At ang iba sa kanila ay umatras at ang iba ay umatake. At sa kanilang pag-atake ay nasalubong nila ang pwersa ng Liarse. Kung ganun, hindi organisado ang pagbibigay ng utos kaya kayo natalo. Oo. Pero sa susunod, Amani, ay hindi na yun mangyayari. Bakit ninyo tinulungan si Ismaelin, ha? Ikaw na ang nagsabi. Si Joseph ay si Ismael. Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit ko siya tinulungan. Terorista ang Ismael na yun, ina. Bakit ninyo tinulungan ang isang terorista? Ina, alam kong alam ninyo kung ano ang kahulugan ng ginawa ninyong pagtulong sa isang kalaban. Pagtataksil sa bayan yun, ina. At pwede kayong maakusahan sa ginawa ninyo. Kakasuhan nila kayo. Mabuti na lamang. At ako lang nakakalam. Paano kung nakarating ito sa nakatataas na opisyal ng sandatang lakas? Tumulong ako bilang kaibigan ni Ismael. Dahil kung hindi ko pa nasasabi sa iyo, minsan na rin akong tinulungan ni Ismael. Kaya ibinabalik ko lamang sa kanya ang mabuting ginawa niya sa akin. Narin na ho ako, ina. Pero iba na ang sitwasyon natin ngayon. Kalaban na natin si Ismael. Ha? Siya pa yung tinulungan ninyo. At bakit hindi ko siya tutulungan? Kaibigan mo siya, hindi ba? Dati ko siyang kaibigan, ina. Pero alam naman ho natin ngayon na si Ismael ay isa ng terorista. Hindi totoo yan. Ina, ano naman kayo? Nakalimutan na ulo ba ninyo na minsan sinabi ng intelligence na isang terorista si Ismael? Hindi ho ba't wanted siya sa batas ng Liarse? Dahil kumpirmado na isa siyang terorista, bakit nyo siya tinulungan? Tinulungan ko siya
dahil nakita ko siyang nanghihina dahil sa sugat na tinamo niya. Kaya ko siya dinala dito sa bahay. Ano ka ba? Bukod sa pagiging isang terorista ni Ismael, taga-utpehe siya at kapanaling siya ng mga bayang kalaban ng Lierse. Kaya kalaban din natin si Ismael. Anong plano mo ngayon? Muli kong kakausapin ang mga bayang kaalyado natin at magiging ang kapatirang Melso. Ihahayag ko sa kanila ang nasa loob ko. Kahiyahiyaman ang nangyari sa atin. Katawa-tawan man tayo sa paningin ng buong mundo, ay hihingi pa rin ako ng tulong sa kanila. Talaga? Hindi ko matim na ang isang napakaliit at nag-iisang bayan sa lupain ito ay patuloy na magbubunyit at nagtatagumpay sa aming mga plano. Gawin mo. Huwag kang sasalita lamang. Isipin mo, ang plano ninyong pagbubura sa kanila sa mapa ay nabaliktad. Kayo na nga ang nabawasan ng teritoryo. Dahil naagaw ng bayang Liarse ang Yanis Peninsula na sakop ng Otpehe. At hindi lang yon ang naagaw ng Liarse. Dahil maging ang Nalug Heights ng bayang Iris ay naagaw din ng Liarse. Kaya talagang nakakahiyang nangyari sa inyo. Dahil ang sinasabi ninyong buburahin sa mapa ay siya pa palang makakakuha ng inyong teritoryo. Nakakahiya talaga ang nangyari. Pagiramdam ko ay nahubaran ang dangalang bayang Otpehe. Kaya nga dapat na makausap ko ang ating kalyadong mga bansa para muling pag-usapan at pagplanuhan ang gagawin naming pagsalakay sa Lierse. Pero baka nakakalimutan mo kung ano ang ginawa ni Propeta Elias nang masukol niya ang kalaban ng mga Liarse noon. Hindi ba't pinakain niya ang mga ito? Pero ina, wala na tayong panahon niya. Wala pa tayo. At hindi basta-basta kalaban si Ismael. Isa siyang terorista, ina. Terorista na kung terorista. Pero ano pang pinanggagalaiti mo dyan? Wala na nga yung tao dito. Ang akin lang sana naman, ina. Sinabi niyo muna sa akin bago ninyo siya pinatuloy sa bahay na ito. Kung ngayon wala na nga siya eh, nanggagalaiti ka na. Eh, papaano kung nandito siya? Baka sinuntok mo na yung tao. Hindi lamang suntok ang matatanggap sa akin ang smell na yun, ina. Kung ako nakakita sa kanya. Kita mo na. Tapos ngayon, tatanungin mo ako kung bakit inilihim ko siya sa'yo. Siyempre, inilihim ko ang pagdala ko sa kanya dito dahil alam kong hindi ka papayag. Ina, hanggang ngayon pa ba hindi niyo pa rin ako naiintindihan? Isang terorista si Ismael at hindi siya dapat kahabagan dahil wala rin siyang habag. Sampu ng kanyang mga kalahi. Hindi kinauunawa ng isang mamamatay tao, ina! Kanina pa ako naglalagad. Pero wala akong makitang kahit na anong kasuotan ng mga Liarse.
Makirot na ang sugat ko. At nagsisimula na namang dumugo. Kailangan makahanap ako ng kahit anong kasuotan. Sa banda doon, may natatanong akong bahay. Titingin ako, baka sakaling may nakasampay silang kasuotan. Ang kahit ano, susuot ko. Umiikot ng paningin ko. Nahihilo ako. Sige! Sigawan mo pa ako na ina mo! Sigawan mo pa ako! Miriam, Yahuda, kumalma kayo. Magkakampi tayo at hindi kayo magkakaaway. Ang lalakin yon ang pagsabihan mo! Huwag ako, Yahuda! Hindi ninyo ako naiintindihan, Nine. Si Ismael ay isang terorista. Umat magkakilala kayo dahil naging kaklasiko siya. Naging kaibigan pa at madalas ninyo siya doon sa bahay. Pero hanggang doon lamang yun, ina. Hindi na ang dating Ismael na kaklasiko si Ismael ngayon. Isa na siyang terorista. Maraming beses na siyang pinangunahan niya ang pagsalakay sa ating bayan. At kaya siya nakarito, ina, sa lupaing ito para maghasik na naman ng kasamaan. At kung hindi ako nagkakamali, siya ang nanguna sa pagpapasabog sa ating bayan. Wala na nga dito yung tao. Ano pang pinagpuputok ng butsi mo? Ina, sa susunod, ipagbigay alam niyo muna sa akin kung may papapasukin kayong tao dito sa bahay. At bakit ko pa ipagbibigay alam sa iyo? Anak nga kita, pero baka nakakalimutan mo na pamamahay ko pa ito at pwede kong papapasukin ang kahit sino kung gusto ko. Sana nga ho, ina. Kaso iba ho yung panahon ngayon. Nasa gitna tayo ng gera. Pwedeng-pwedeng samantalahin ang kalaban ang kahinaan ninyong mga babae. Tulad na lamang ang ginawa ninyo sa Ismael na yun. Gumawa lamang ako ng makataong hakbang. Makatao? Sa palagay ninyo, ina. Sa gagawin din ni Ismael na yun. Kung gagawin ninyong ang ginawa ninyong pagtulong sa kanya, baka bibihagin kayo at pahihirapan at sa kanya kayo papatayin. Totoo kaya ang sinasabi ni Yahuda? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Yahuda! Ismael! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Susan Malignum, Robert D. Guzman, June Cabato, Ami Diaz, Eva Alcureza, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Yahuda! Ismael! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.